It's JK. Tama, yung isang lalaki na bagong dating na may suot na puting shirt at ripped jeans with black sneakers and black cap, while the other one was very familiar. Parang nakita ko na siya sa personal. Yo, Isaiah, my man! Isaiah? Saan ko nga ba narinig yung pangalan na yan? I look at the man who arrived, wearing a black shirt. He looked dominant with his way of walking. Wait, siya yung agent sa OCP na tinulungan ko ah. So hindi talaga siya parang pusang naligaw sa production floor? That's just his way of fishing the hell out of Sir Jameson? Nakita ko kung paano nila pinagkaguluhan yung bagong dating. I saw JK sat beside Sir Jameson at nag-angat ng tingin until our eyes met. His eyes widened and smiled at me widely. Tanya? Agad na nagsibaling ang atensyon ng mga kasama niya sa direksyon ko. Ramdam ko ang pagkatuod ko sa aking kinatatayuan at pag-akyat ng dugo sa aking muka. Nag-aalangan kong iniangat ang aking kamay sa kangumiti. Ngunit mukhang nauwi sa pagngiwi ang ngiting yun. Tumayo ito sa kalumakad takbo patungo sa akin. Nang lumapit ay nakipag-fist bump siya sa kangumiti ng malapad. I didn't know that you will be here. I nodded. Sinama ako ni Sir Jameson kasi PA daw niya ako. Kumunot ang noon nito. PA? He said you're courting him? Sagot ni JK na nagpanganga sa akin. Like, what the hell is he saying? Kailan ko pa niligawan ang antipati ko na yun? Hindi ko alam kung anong gagawin dahil sa sinabi ni JK. Ang kapal naman ang mukha ng Jameson na yun. Alam kong gwapo siya, mayaman, at sa panahon ngayon, sa lalaking katulad niya ay babae na talaga ang pipiling manligaw sa kanya. Pero my God, I'm not like them. It's not like mauubusan ng lalaki sa mundo, no? Hindi lang siya ang gwapo. Pero mas gwapo siya. I gripped my teeth. At kailan ko pa naisipang ligawan ng kuya mo? I blurted out annoyed. Saka hindi siya ang number one most handsome man in the world. Si Kim Taeyong yun. Humalukip-kip ako, saka inirapan ng hangin. My gosh, napaka-asyumero naman ang antipati kong boss na yun. JK shackled with what I said. Saka ako inakbayan. Tama na yan, let's go. If looks can kill, I'll be blurred 6 feet below now. Hindi ko gaano naintindihan ang sinabi niya dahil hinila niya na ako kaagad patungo sa kinauupuan ng mga kaibigan nila. A man with red dyed hair stand up and meet us halfway their place. He grinned like he was seeing some kind of amusing show. Yo, who's this beautiful lady you got here, JK? JK grinned. Tanya, Kuya Sutor. Oh, what a pretty lady you are to be a prisoner of Jameson charm. For you. Nagtawa na naman ang ilan sa nakarinig. I hear someone groan in annoyance. And when I look at it, it's Sir Jameson. They continued teasing each other until a man whose name was Isaiah got up and went near me. He smiled. Hi. Tumango ako tipid na ngumiti. Hello. So how are you? I nod. I'm fine. Thank you for asking. How about you? I asked back. He was about to answer when another man with much dark black hair interrupted. If Jameson's eye have daggers, Isaiah is long gone now. Natatawang sabat nito na nagpatawa sa lahat. Then another man bat in. Jameson is pretty obvious, my man. He wants to struggle Isaiah's neck for the first time. So, he looked at me and grinned. What's the catch between this beautiful lady and Jameson? Mind sharing? Ano daw? Ano? I bit my lip while thinking. Ano bang dapat kong sabihin? Catch? Ewan ko. What the hell? Napuno ng tawanan ng lugar dahil sa lakas ng pagkakatawa nila. I felt my blood going up my face because of the embarrassment. Ano naman kasing pinagsasabi ng mga kaibigan nila, Sir Jameson? I didn't know that an agent can also be slowpoke. She's an agent? Nanlalaki ang matang sabat nito. Like in the Charlie's Angels movie? Nasapok naman ito ng katabi nito.
Gago, baka call center agent ang ibig sabihin. Napakamot naman ito ng ulo. Damn, that was hard, Sabi. Don't fucking call me that, you freak. Napailing na lamang ang lalaking may kulay pulang buhok, saka bumaling muli sa kanya. Don't mind those crazy fuckers. My name is Jackson Rodriguez. Pleased to meet you. Tumango ako. Tanya Gomez po, sir. Ngumisi ito. It's not my fresh type. Anyway, Jameson is killing me also. Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi at sinundan ang tingin ng tinitingnan nito. It turns out that Sir Jameson was already drawing daggers and such on his look. Yo, I'm Sebastian Owen C. The guy who smacked the one beside him said. And this fucker is Mason Aravellas. Pagpapakilala nito sa lalaking kabunong braso niya ngayon. I'm not a fucker, I'm a good guy. Pagtatanggol ng isa sa sarili. Nah, who's good guy for fucking woman almost every minute? Ngumisi si Mason. Well, I'm handsome. Nah, I reject them, remember? They don't have a choice but flirt you. Fuck you. I won't. Ew. Napuno na naman ang tawanan dahil sa pag-aasara ng dalawa. Another guy came up and introduced himself. I'm Storm Plain. Please be guided that we are surrounded with people who can stay sane for a minute. Sumabat naman ang katabi niya. Bro, that's life. We're in this together, right? Fuck you, Gyro Stanford. Nandidiring sagot ng lalaking nagpakilalang Storm. I don't even know why we're here. Biglang sambit ng lalaking katabi ni Sir Jameson. Tumingin ito sa akin. I'm Mackenzie Hathaway. Tumango ako. Hello again. My name is Tanya Gomez. I'm an agent. Pinutol ni Isaiah ang sasabihin niya at ito ang nagpatuloy. Siya ang isa sa pinakamagaling na agent ng Cytel under a XIBPH account. Trinay kong i-bribe si Jameson for 10 million to have her, but he's too possessive to her. Naghiyawan naman at puno ng asara ng nangyari dahil sa sinabi ni Isaiah. Pulang-pula ang mukha ko at halos hindi naman mapintang mukha ni Sir Jameson. Uy, ayan ha, Jameson. After Andrea, let's go. Hindi pa kumakain si Tanya. Sir Jameson suddenly stopped the man named Mason from talking. Parang may babanggitin itong pangalan, pero naputol dahil nga sa ginawa ni Jameson. Sir Jameson walked past me. Let's go. Tumango ako bilang paalam, saka naglakad pagsunod kay Sir Jameson. Sumunod na lang ako sa kanya. Nasa likuran niya ako, pero di ako gaano lumalayo sa kanya. Pumasok siya sa isang restaurant na mukhang pangmayaman dahil na rin sa klase at historical team ng kainan. Hi sir, ma'am, table for two? Salubong ng isang staff. Yes. Maikli at malamig na sagot ni Jameson. Tumango ito sa kainilahad ng daanan. This way po. Sumunod kami ni Jameson hanggang sa dinala kami sa two-seater round table. Nang makaupo ay agad kaming inabutan ng menu. Punong-puno iyon ng iba't ibang dishes na hindi ko malaman kung saan lupalop nila napulot na dito sa Pilipinas binibenta. What do you like? Tanong ni Sir Jameson habang ang mga matay nasa menu na hawak. I bit my lower lip dahil hindi ko alam kung anong isasagot ko. I gulp. Ibinaba nito ang menu. Nakataas ang kilay nito. What? Wala ba silang adobo dito? Marahan kong ibinaba ang menu. Hindi ko naman maintindihan ang mga pagkain nila dito. Lumipas ang ilang segundo. Ang seryosong itsura ni Sir Jameson ay nawala at bumunghalit ito ng tawa. Parang tuwang-tuwa pa siya na di ko maintindihan yung nasa menu na binigay ng staff. I felt saka muling dinampot ang menu at tumingin ng pagkain na sa tingin ko ay masarap. Wala ba talagang normal na dish dito? Kahit ham silog man lang? Bulong ko. Baby, this is an Italian restaurant. Of course, Italian dishes will be the food they serve. Have you seen a Filipino restaurant that serves other dishes? Sagot ni Sir Jameson sa katanungan ko. Namula naman ako dahil sa ginamit niyang term para sagutin ako. Baby? Eme? Oh my God! Mang inasal nga nagsaserve ng Chinese-style soup eh. I answer him murmuring. Ah, basta. I answer in finality, saka muling tumingin sa menu.
Ay, Gulf, dahil may nakita na ako na pwede na siguro. Kaso nahihirapan na akong bigkasin ang pangalan nito. Tumikim ako. Isang order ng focaccia bread? It's focaccia bread, babe. Halos mapugto ang aking paghinga dahil sa pagtawag niya sa akin ng babe. Lolo, shete, hindi ito ang time para kiligin. Time na para kumain. Gutom na ako. Tumangu-tangu ako. Oo, yun nga. Tapos. I scan the menu again. I stop when something catches my attention. Etong carbonara, lasagna, and tiramisu. I like that. Inilista naman ng waiter. Is that all, ma'am? Bumaling naman ito kay Sir Jameson. How about you, sir? Tipid nang umiti si Sir Jameson. Capri salad with presto sauce is fine. Tumango ang waiter at inilista iyon. Alright, how about drinks? Sir Jameson answered. Lemon juice will be fine. Tumango muli ang waiter at nagpaalam. 5 minutes, sir. Sir Jameson just nodded his head and looked around to observe. While pasimple naman ako nakamasid sa kanya. Hanggang ngayon namumula pa rin ang mukha ko sa hiya. My heart isn't calm as well. It's just 2 words from him. Baby and babe. It freaking sounds so possessive and territorial. Kung hindi ko papisilin ang braso ko ay hindi ko marirealize na hindi naman member ng The Possessive Club si Sir Jameson, na si Tyrone Sapanta ang leader. I shook my head mentally para magising kahit papano. This is just a friendly meal. We, here you go. Napaangat ako ng tingin na may magbaba ng plato sa harap namin. You? Turo ko sa nagsiserve na si Isaiah de la Merced. Yung agent din na tinulungan ko sa OCP. Ngumiti ito. Marami akong part-time job, milady. Kumunot ang noo ko sa kanyang sinabi. Cut the crap, de la Merced. Go away. Pagtataboy ni Sir Jameson dito. Isaiah chuckled sa kanila pag ang maliit na cake sa tabi ko. Don't be like that. I'll offer 30 million now. Let her work on my company. Go away. Or I'll burn Transcom away. May halong diin at seryoso ang boses ni Sir Jameson. Tumawa naman si Isaiah, saka ngumisi. I'm sorry to disappoint you, De La Riba. I'm Isaiah de la Merced. And we never turn our back and give up chasing our mademoiselle. And she's my mademoiselle. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. What the hell is happening? After Isaiah bring our food, ay agad din itong tumalima paalis. Nakakunot naman tuloy ang noo ni Sir Jameson at parang nababad trip dahil dumating bigla si Isaiah. I was eating the food called Foca-Focash? Ah, basta, yun na yun. May bread sa dulo. I had sai, saka inurong ito at pinagtuunan ng pansin ng carbonara. Nang maisubo ko ito ay parang ayoko nang ilunok ito. Ibang-iba ng carbonara na natikman ko kapag may pa-birthday na malapit sa amin. I pout saka inilayo din ito at sinubukan yung mini cake tiramisu. Pagkasubo ko ay napangiti ako. Ang sarap! Kaso yung dessert ko naging main dish ko tuloy. Why are you not eating focaccia bread and carbonara? Napatingin ako kay Sir Jameson. Subo-subo ko yung tinidor. In panic, I bite it. Kasi... Tumingin ako sa carbonara saka sa isang may bread sa dulo. Hindi ko talaga bet ang lasa. I-take out na lang natin para hindi masayang. Try ko kainin mamaya. Tumangu-tangu ito. The meal went okay at mabilis na ding natapos. Hindi na pina-take out ni Sir Jameson yung 2 dish na hindi ko man lang nagalaw. Sayang din eh. Hinayaan ko na lang din kasi baka magalit pa itong si boss kapag pinagpilitan ko. We are walking pabalik sa kung saan ko sila nakita ng mga kaibigan niya. Habang papalapit ay dinig na dinig ko pa rin yung ingay na ginagawa ng mga ito. Hoy, bayad mo ng renta, Mason. 180 yun. Oo na nga, sus, yun lang pala. Sagot ni Mason habang may hawak na mga papel na iba't ibang kulay. Nang makalapit ay nakita kong naglalaro sila ng isang cardboard game na ang tawag ay Monopoly. Oh, ako na ang titira. Si Jackson naman ito habang may inaalog na dice. Saan? Sagot ni Mason. Humagalpak sila ng tawanan dahil sa sinabi ni Mason.
Natawa na rin ako dahil para silang mga siraulo sa pinagagawa nila. Itinapon na ni Jackson ang dice at tenang lumabas. Nasa pre-parking space siya kaya napunta siya sa go-to jail. Fuck! Fuck! Why? Kanina pa ako kinukulong ah. Ano bang nagawa ko? Tumawa si JK. Wala ka nang magagawa, Jackson. Hala, sige, kulong. Sumabat naman bigla si Mackenzie. Siguro scammer kang businessman. And the game know you very well. Napasigaw si Jackson dahil sa pang-aasar nila. Ew, I won't, dude. Hindi tayo talo. Napuno ng tawanan at sigawan ang pagpapatuloy nila sa laro. Para silang mga bata habang naglalaro. Lumipas ang isang oras ay na-bankrupt si Jackson at Gyro. Makalipas pang mahabang oras, ay na-bankrupt na si Mason at Seb. Ang natitira na lamang ay si Storm, Mackenzie at JK. Malapit na rin bumagsak si Storm habang nangunguna si Mackenzie at JK sa dami ng nakuha nila at properties nila. Let's go have meeting now? Nanonood ng laro na sambit ni Gyro. Sumang-ayon naman yung iba na tapos na maglaro. Ibinaba ni JK yung mga perang papel na gamit saka tumayo mula sa pagkakaupo sa sapin. Tumayo na si Jackson. I already called the staff para ayusin ito. Let's go. Tumayo na sila kasama si Sir Jameson. Kaya tumayo na rin ako. Susundan ko na lang din sila mula sa likod. They are freaking 8 handsome men. Parang may photoshoot lang. Who plays Monopoly? Ano kayang tawag sa kanila? Monopoly gang? Lihim akong napatawa dahil sa naisip. Pumasok sila sa isang bungalow style na bahay. Except kay Sir Jameson. Nilingon niya ako na siyang nagpatigil sa akin sa paglalakad. Napaiwas ako ng tingin dahil sa ilang. The way he looked at me is so different. Para niya akong kakainin ng buhay. We'll have the meeting. You can go back to your room to rest. Napatanga ako sa kanyang sinabi. Eh sir, di ba kaya nga ako sumama sa inyo is to assist you for your business meeting? Tumalikod dito. You can rest now. Matapos nito sabihin iyon, ay naglalakad na ito papasok ng bahay. At di na lumingon sa akin. Kumunot ang noo ko. Ang gulo naman ng lalaking yun. Oh well, sabi niya balik na eh. Nagkibit-balikat na lamang ako saka pumihit pabalik sa tinutuluyan ko. Nang makapasok ay sumampa agad ako sa kama at umupo habang nakasandal sa headboard. I open my phone and check my messenger again. Maingay pa rin sa GC ng team. Pero napansin ko ang dami ng messages sa GC ng section namin at ng team ko para sa mga activity namin sa school. Binuksan ko ang GC namin at nakita kong messages ng prof ko. Sir Pachenko, class, we don't have any classes for today and tomorrow. I'm sorry but I have an emergency and will be gone for 2 days. I will leave an activity and should pass the day after tomorrow. I advise you to do it now before it's too late. Hindi ito basta-basta. This will be half your grade per examination to take it seriously. Sir Pachenko, send file prop P underscore act 1 dot docs X. Sir Pachenko, send file prop P underscore act 2 dot docs X. Napabuntong hininga na lamang ako. I click at the first file that Sir Pachenko send. At halos lumuwa ang mata ko sa dami. 89 pages yung first file. At ala, galit na galit ba yung gumawa ng activity na yun? I exited on the file at nag-scroll down. Seeing my classmates na nagre-reklamo dahil sa dami ng ipinapagawa ni sir, I pouted dahil sa inis. Grabe, makakatulog pa ba ako nito? Nakita ko na pinapalagay ni sir sa band paper ang gawain and bawal i-print. It should be handwritten. Parang mas gusto ko na pumasok na lang si sir kaysa umabsent. Grabe magpagawa ng activity. Katapusan na ba ng mundo? Gawin ko na lang kaya yung activity kaysa tumambay at tumunga nga lang dito. Lumingali nga at nagkakalkal kung may magagamit dito. Unfortunately, wala. I have a sigh. Saka pinatay ang phone ko at tumayo. Maghahanap ako kung saan may band paper. I need to start now or else hindi ko matatapos yun. Lumabas ako ng kwarto saka naglakad-lakad para maghanap ng tindahan. Sadly ay wala akong mahanap. Naisipan ko na lamang na bumalik sa kwarto na tinutuluyan ko nang may tumawag sa pangalan ko. Tanya! Nilingon ko ito, si Isaiah. He's wearing a casual clothes now. Oh, Mr. De La Merced. Tawag ko sa kanya nang makalapit siya. He grinned.
Cut the formality, Mademoiselle. Isaiah is fine. Mademoiselle? Anyway, saan ka nga pala pupunta? You're not with De La Riva. Tanong niya habang sinasabayan na rin ako maglakad pabalik sa tinutuluyan ko. Naghahanap ako kung may tindahan ng ballpen at bond paper. Kailangan ko gawin ang activity na pinapagawa ng prop ko eh. Sagot ko sa kanyang katanungan. Ay, Sai. Kaso wala naman dito kaya baka bukas na lang. Kaso wala akong tulugan nito kasi ang dami nun. He nodded his head. So nag-aaral ka pa pala? I nod. Yes, working student ako. Wow, ang sipag mo naman pala. He chuckled. Di naman, kibit balikat kong sagot. Anyway, he posed his words and stopped walking kaya tumigil din ako. Iniangat niya ang kanyang kamay at itinuro ang bungalow-style house kung saan pumasok si Sir Jameson at ang mga kasama nito. May bond paper and pens doon dahil office ng kaibigan namin na si Jackson yon. I can ask him to let you have those things para masimulan mo na ang gagawin mo. You can even stay there to do your thing. Nanlaki ang mata ko at napangiti. Talaga? Yes, Mademoiselle. Ayan na naman siya sa Mademoiselle na yan. Hinayaan ko na lamang siya at pumayag sa suhestyon niya. Binuksan ni Isaiah ang pinto. Niluwagan ito. He grinned at me while holding the door. Mademoiselle first. Tipid akong ngumiti at saka pumasok sa loob. The house looked simple outside. But when I stepped inside, kala ko ay nasa palasyo ako. Halos lahat ng bagay ay may kulay ginto. Sobrang yaman siguro ng nakatira o nagmamay-ari nito. Yo, Isaiah, my man! Napalingon ako sa nagsalita. And I saw it was the man named Jax Rodriguez, the red-haired man. Yo, Rodriguez! Bati naman pabalik ni Isaiah sa lalaki. They talk before the man shifts his gaze to me. Is this Jameson's or JK's girl? Jameson's or JK's what? Girl? Isaiah smirks and look at me. She's Isaiah's Mademoiselle Jax. Nanlaki ang mata ko dahil sa kanyang sagot. Ano raw? Say that word again and I will wring your neck and burn your fucking building, De La Merced. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng dumadagong-dung na boses. Sir Jameson? Ngingisi-ngisi naman ang lalaking nagangalang Jax. At inakbayan si Isaiah. Looks like we'll have part 2 of De La Merced and De La Riva War. Who's in? Parang tuwang-tuwa pa ito sa nasasaksihang tensyon sa pagitan ni Sir Jameson at Isaiah. Samantalang ako, hindi na magkandamayaw kakalipat ng tingin sa dalawa. Ano bang nangyayari sa dalawang to?